Sa pagluwag ng travel restrictions, muling umaarangkada ang mga biyahe. Mas dumadalas na ang flights kada araw at mas dumarami na ang mga destinasyon. Dahil dito, pinapabalik na ng mga airline companies sa mga crew nilang natenga o natanggal sa trabaho sa gitna ng pandemic para madagdagan ang manpower. Ayon sa AirAsia, i-reactivate na nila ang kanilang mga flight at ground crew na naapektuhan. Dodoblehin na kasi ang kanilang mga biyahe sa ibang destinasyon gaya ng Katiklan at may plano na rin simulan ulit ang international flights pa Singapore. So mahigit 400 yun, Chang. Unti-unti natin babalik. 15% o nasa mga 80 na cabin crew, piloto at ilang ground staff natin yung magsisimula na ulit sa kanilang training ngayong December. Inanunsyo rin ng Cebu Pacific na nagsimula na silang mag-rehire ng mga staff na nawala ng trabaho dahil sa pandemic. Nitong Nobyembre, trumiple ang bilang sa mga nag-book sa Cebu Pac sa iba't ibang destinasyon. 2 weeks ago, nag-announce na kami, nag-release pa kami ng press statement na nag-reopen na kami ng hiring. At ang una naming sinabihan dito ay yung mga dating kasamahan sa Cebu Pacific, particularly yung mga cabin crew. Tumaas din ang bilang ng domestic at international flights ng Philippine Airlines na sa ngayon ay nasa 120 na flight legs kada araw. Bago ang pandemic, nasa 300 ang bilang na ito. Slowly but surely, hindi pa naman surge, no? Pero passenger build up. We're hoping and praying that the health situation ng bansa will cooperate and it will lead to an improvement and the eventual normalcy sa ating aviation industry. Hindi lang domestic flights ang pinaghahandaan ng mga airlines, kundi ang nalalapit na pagbukas din ng border ng Pilipinas sa mga foreigner. Nauna nang inanunsyo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na nilalatag na ng Technical Working Group ang guidelines para sa mga fully vaccinated foreign tourists na galing sa mga bansang nasa green list. Ayon naman sa Bureau of Immigration, naghahanda na sila sa inaasahang pagdami ng mga uuwing balikbayan at darating ng mga foreign tourist. Nagkaroon din po tayo ng additional na 99 immigration officers that are deployed po dun sa ating mga major airports and seaports para po makatulong sa pagpapabilis po ng pagpaproseso. Bawal po muna temporarily itong mga frontline personnel natin na mag-file ng kanilang mga vacation leaves during the holiday season para ma-maximize po natin yung manpower dito pong mga susunod na buwan. Sa ngayon, nasa 75% o 3 sa bawat 4 na tauhan ng Bureau of Immigration ang fully vaccinated. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na linggo kapag naturukan na ang iba pa ng kanilang second dose. Jeff Canoy, ABS-CBN News.